sa palabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Goreng, pero unti-unti pang bumabangon ang residente sa Cagayan apektado ng baha na iniwan nito. Nagtitiis rin ang mga estudyanteng dapat sana'y nagsisimula na ng klase, lalo't may mga pinsala rin ang bagyo sa mga paaralan. May ulat si Noel Talakay. Live, Noel. Dayan, alam mo, kaninang umaga hanggang kaninang hapon, medyo maganda ang panahon dito sa buong Cagayan. Pero kaninang alas 5 naman ng hapon hanggang sa mga oras na ito, medyo lumalakas ang buhos ng ulan. Alam mo, ito ang kinakatakot ng provincial government ng Cagayan dahil baka na naman muling tumaas ang tubig sa kanilang mga ilog na nagdudulot naman ng pagbaha dito. Ng Zone 4, Barangay Kumaw ng Gataran, Cagayan. Gumuho ang lupa dahil sa pagtaas ng tubig sa sapa. Lumaki ito, nagkasalubong ang Dumon River at sa Kapadekan Creek, kaya ito lumawak na, hindi na lumiit. Aniya, idinulog na niya ito sa Gataran LGU dahil napansin nila lumapad ang sapa matapos ang pananalasa ng Bagyong Paeng noong 2022. At ngayong Bagyong Goreng, muling napansin na mga residente ang pagguho ng lupa. Kaya pangamba nila, kung lumaki ang ilog, talagang takot na kami, sir. Talaga, sir, pinangambahan namin lalo na sa tapat ng bahay namin, sir. Kung wala yung malaking puno, wala na siguro yung sa amin, sir. Matagal na itong naiparating sa kaalaman ng mga lokal na opisyal, pero walang nangyari. Last year pa ito, sir, pero walang aksyon. Kaya ngayon, lumawak itong tapat namin. Kaya naglakas loob ako doon sa munisipyo. Makikita naman sa video ang aktual na pagsagip ng mga tauhan ng Task Force Lingkod Cagayan sa mga natrap na residente sa bayan ng Gonzaga. Isa pang pamilya sa Barangay Pating sa Kaparehong Bayan ang nailigtas din ng otoridad matapos ma-stranded sa lugar. Nagmistulang lawan naman ang Simpatuyo Elementary School sa Santa Teresita, Cagayan. Kaya nabasa ang ilang gamit sa paaralan tulad ng mga libro at marami pang iba. Yung mga gamit, nabaha lahat. Maliban sa TV namin, muntik nang na yung mga TV ng mga per classroom, muntik nang naabutan ng tubig. Naabutan pa ng news team na nagtutulong-tulong ang mga guro at ilang mga mag-aaral na linisin ang mga silid-aralan at iba pang lugar ng nasabing eskwelahan. Ginawa namin, sir, naglinis kanya-kanyang classroom. Para mas madali pong mawala yung mga tubig. Sa Liserio Antipodras Senior National High School sa Bugay, Cagayan, nilipad ang mga yero at nasira ang ilang pintuan ng eskwelahan dahil sa lakas ng hangin at ulan. Pinasok din ng baha ang Villa Garcia Elementary School South habang binaharin ang ilang classroom sa Rebecca National High School sa bayan ng Gonzaga. Walang patid ang pamamahagi ng tulong ng pamahalaan sa mga apektadong mamamayan sa bayan ng Alcala na mahagi ng mahigit 100 bote ng tubig na maiinom ang mga inilikas na residente sa Barangay Kabulawan. Habang namahagi rin ng food packs ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bugay sa mga residente ng Barangay Villa Garcia at San Vicente na apektado ng matinding pagbaha. Tiniyak ng iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan ang patuloy na pagtulong sa ating mga kababayan na labis na naapektuhan ng sama ng panahon dulot ng Bagyong Goreng. Alam mo, Dayan, sana lang talaga itong pag-ulan ngayong hapon ay hindi magdulot ng pagbaha ulit dito sa Cagayan dahil humupa na ang baha dito sa ilang lugar at mayroon pa rin mga barangay na nawala na, wala pa rin supply ng kuryente at yung mga nasa evacuation center ay halos nakabalik na rin sa kanilang mga tahanan. Dayan? Okay, Noel, ano ang balak ng otoridad doon sa mga residente na nakatira doon sa may mga pagguhunan ng lupa? Kasi ayaw naman natin na may mangyari pang panganib sa kanila, i-relocate ba sila? Ano ang plano para sa kanila, Noel, para sa kanilang kaligtasan?
Kanina na yan, nakausap po ang isa sa mga residente. Sa ngayon ay kinakausap din sila ng mga ng mayor ng Gataran. At sila ay meron ng naka-separate or naka-prepare na evacuation center at nakahanda rin ng mga sasakyan kung sakaling gumuho ulit o tumaas ang tubig doon, handa silang mailikas at makapunta sa mga evacuation center. Okay, Noel, panghuli na lamang, wala namang naitalang any casualty o nai-report na missing dahil sa epekto nitong bagyo dyan sa Cagayan, Noel? Sa batay sa tala ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, so far wala naman silang naitalang may nasawi o casualty sa pananalasa ng Bagyong Goreng. Okay, ingat kayo dyan. Maraming salamat sa update, Noel Talakay.